Good day mga paps, mga momshies. So today magpapalit naman tayo ng gear oil. Yan, papalitan natin tong gear oil ng Suzuki Skydrive Sport. So yung process na to guys, pwede rin siya sa mga ibang brand gaya ng Honda Beat, yan, Yamaha Mio. So same lang sila ng process. So base sa manual guys, yan. At 8,000 kailangan natin siyang i-replace. Yan yung gear oil. So ito guys yung kailangan natin tanggalin, itong bolt na to sa ilalim. Ito yung gear oil drain plug. Then itong nasa taas, dito natin siya lalagyan ng gear oil. O dito tayo mag re-refill ng gear oil sa taas na to. So ito yung tatanggalin natin dalawa. So ang size niya 12mm lang. So tara guys, let's get started. So kuha lang tayo guys ng pang sala nung gear oil. So lagyan lang natin sa ilalim. Yan. So dyan, siya babagsak. So yan, tapat nyo lang doon sa may tornilyo guys. Yan. Then tatanggalin natin tong dalawa. So bakit ko tatanggalin ito? Kasi para mas mabilis yung pagbagsak ng gear oil. So may hangin na papasok, so mas mabilis siyang lalabas. So 12mm yung gagamitin natin sa akin. 12. Unahin natin taas. Din tong gear oil drain plug para mas mabilis yung pagbaba ng gear oil. So guys, kasi dito guys, 90ml lang siya. So 90ml lang ilalagay natin. So ang kagandahan ng ganitong design guys, hindi mo siya ma-overfill. Kasi itong level na yan guys, yan, hanggang 90ml lang yan. So kahit salina mo salina yan, tatapon lang siya dito. So okay, mas okay itong ganitong design. Yung iba kasi nandito sa ibabaw, so possible ma-overfill siya. So yan guys, marihintayin lang natin maubos yung gear oil. Then tagilid nyo rin yung bag ya. So ingat lang guys, baka matumba yung scooter nyo, so alalay lang din. Guys, medyo po siya malinaw. So yan guys, pag wala na tumutulong gear oil, so pwede natin ibalik yung tornilyo. Tabi lang natin yung drain natin na brake fluid, ipunasan lang natin siya.
Then balik na natin yung niya, tornilyo. So hand screw muna para di siya iwas lost train. Yung paghigpit niya guys, huwag yung masyadong mahigpit. Tamang higpit lang. Yan. Then next, isali na natin yung panibagong gear oil. So ito guys, bali mayroon siyang ano sa loob. So tanggalin natin yung seal niya. Tasin lang natin. Then yung dulo ng cup niya, kailangan natin gupitin yung dulo. So yan. Sabi dito guys, 90 ml lang. So since 120 ml to, so magtitira tayo ng konti. Sa inyo lang siya guys, pasok naman sa loob yan. Yan yung kagandahan nito guys, yung gantong design na lagayan ng gear oil, hindi siya ma-overfill kasi yung ganun level lang na yan ang pwede mong lagyan. So yan, ito nyo lumalabas yung sobra. Yan, so punasan lang natin. Yan, yan nyo, papansin nyo yung sobra, nilalabas niya. Then, try nyo paikutin din yung gulong para yung gear niya umikot. Then, pwede natin balik yung tornilyo. Then tamang higpit lang ulit. So yun lang guys yung pagpalit ng gear oil. So yan, sa mga bago pa dito sa channel ko, yan, don't forget to subscribe para ma-update pa kayo sa mga bago pang videos. So yan, ride safe always everyone.